Napuputo yung aking video. Sa magpagpalang araw po, dito nga po muli si Pastor Ronnie. Muli po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Ito po sa aklat po ng Roma, ngunit ang ating pumag-aralan na ito, three aspects of salvation. Romans chapter 5, verse 8 to 9. The first is past and justification. Yung kasalanan po natin ay pinawalang sala na ng Diyos. Sabi po sa Romans 5, verse 8 to 9, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. At ngayon na pawalang sala tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na tiyak tayo maliligtas sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Pasabi ng linaw, di ba po? Tayo po ay pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay hindi na masasailalim sa poot ng Diyos. Dahil tayo po ay nasa ilalim ng poot ng Diyos noong panahon na tayo ay wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat po ng tao, lahat ng hindi pa kumilala sa ating Panginoon bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, sila ay nasa ilalim ng poot ng Diyos. Ngunit may habag pa rin ng Diyos kung sino man ang tumanggap at kumilala bilang sariling Panginoon at tagapagligtas sa ating Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Sabi nga po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang kung sino mang sumampalatay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung katimbayan. Kung sino mang kumilala at tumanggap bilang sariling Panginoon at tagapagligtas sa ating Panginoon ay mawawala na sa poot o sa ilalim ng poot ng Diyos. Ikalawa, presence or sanctification. Sabi po, according to 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, po rito ay unang Thessalonica naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang inyong katauhan, ang spirito, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga niya po rito, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos. Mahirap po magpagbabanal kasi araw-araw minsan tayo nagkakamali, nagkakasala. May mga pagkukulang, pero ang pamamanhik ni Apostol Pablo, tayo ay lubusang pabanalin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang pong awa, at sa pamamagitan din ng ating pagsusumamo o pananalangin sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo at sa tulong ng banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin sa araw-araw. Na tayo'y nagkakamali, hindi po pa po tayo banal, hindi pa po tayo perfecto, hindi pa po tayo ganap, ngunit ipinamamanhik sa atin. Yung araw-araw ay sabi nga, lubusan tayong pabanalin ng Diyos. Kaya po, gawin po natin na sa pamamagitan ng salita ng Diyos tayo po ay magpakabanal. Itanim sa ating mga puso at isipan yung kanyang mga pangako na hindi niya tayo iniwan, ipinabayaan man, hindi niya po tayo kailanman iniwan sa dilim, kahit tayo po may takot o pangamba, hindi po tayo kailanman ay nililisan.